months na kadalangin ko. Mga golden moments nyo daw. Tulad din po ng sinabi nila, sobrang dami po sa mga eksena, yung mga confrontation scene sa amin ni Ate Dimps. Sobrang golden moment yung mga Dimples Roman. One take lang yun, be. Yung okay. Ano po, yung nalaman ko po yung na siya yung nagpa-rape talaga. One take lang yun, Ate. Wow! Oh, nagalit ka sa nanay mo. Natutorn ka na between truth and di ba? Yun, sobrang hindi ko po makalimutan yung scene na yun. Tapos yung lahat na sinabi sa Maxwell, yung nagkaroon pa ng, music camp? Yung nagkaroon pa ng music festival, nagkantahan po namin. Pero actually, yung pinaka-golden moment po saan sa Cadena Ginto is, yung nakapunta po ako na San Francisco nang dahil sa Cadena Ginto and nang dahil sa Gold Squad. Napaka-golden moment po sa akin yun. Nakapunta pa kami dun sa... So ironic, you've been to the Golden Gate. Go, yun po yung sasabihin ko. Golden moment, tapos yung Golden Bridge pa napuntahan pa po namin yun. Golden Gate, Golden Bridge. Pasensya na po. Pasensya po yun po yun. Bay Bridge yun, tsaka Golden Gate. Matagal na po ako nag-aasap, tapos lagi po ako napapaisip ka lang kaya ako mapapasama sa mga out of the country nila. Tapos yun, nangyari na po kaya sobrang golden moment po niya para sa akin. And sa lahat po ng endorsement na natanggap po na dahil sa kadena ng ito, golden po. Correct. So yan, marami ba? Pumasok ka after nakakailang months na sa area yung... April? April. So, sa totoo lang po marami, pero yung hindi ko mga malilimutan, yung may mga natutunan ako. Kasi unang-una sa director ko, alam naman natin, bago lang ako. So marami silang tinuturo sa akin. Yun yung mga hindi ko makakalimutan. So you're saying yung everyday ng buhay mo na nagpupunta ka sa set ng Cadena ng Ginto, lagi you find it golden yung mga ganyan na. Kasi yung look forward to gusto working ko po, kumbaga, opo, gusto kong mag-grow pa. So... Tumatangkad ka ba? Charing lang, I grow as an actor. Opo, so pag gising ako ng umaga, parang pupunta ako ng taping para matuto. Kumbaga dahil kami po may gustong marating. Correct. Kumbaga, yun po yung hindi ko makakalimutan. Unang-una yung mga lesson na natutunan ko at syempre yung banding ng buong yung cast na Cadena ng Ginto, mga asara namin, yung pagwala sa camera, gano'n kami kakulit. So, yun po yung mga hindi ko malilimutan. Okay. Thank you, Seth. Tapos naman si Anna? Kasi ayaw nga pala, si Dibs at saka si B. Oh, me? Oh my God, okay, I'll go first. Sa dami, no? My gosh, there's a lot. Golden moments. Sige. Para magkapamilya. Golden moments is to meet everyone. It's a golden privilege to get to know everyone here. The awards, first of all, magkaroon ng Best Actress sa Cadena ng Ginto, sa EDOC Circle. Correct. Yes, thank you so much, Cadena ng Ginto. Siguro yung golden moment was when our rating went up to 27%. Yung unang away, yung unang sampa ko sa lamesa, hindi ko makalimutan yun. Yung hinablot ko si Daniela, kinabahan ako kasi yung sa Pusong Ligaw, yung ratings namin umabot lang sa 21. But this one, umabot kami sa 27%. Of course, so it feels so good na a lot of people are affected to it. So that was one of my golden moments na, my God, we did it. And then the second one was like, well, the third one, there's a lot. But hearing these people, we were in Cebu a few weeks ago. And everyone was just shouting, Romina, Romina. Mark, you were there, right? You had a video. It's just grabe na parang, oh my God, despite all these ratings, these recognitions, this whatever na nakukuha namin sa Cadena ng Ginto, but people shouting your name, and like pinaglalaban din nila yung iniisip nila na pinaglalaban mo sa show. Nakaka-touch na parang I must have done something right. I must have done something good
na naapektuhan sila with my character. And you know, golden moment is just to be here with you guys. Okay. Another, let's all be kind. With all this happening right now, with the viruses, life is just short. Na-realize mo, life is fleeting. I realized the golden lesson that I've learned is just hug, say I love you to the person that you love. Hug everyone. And you know, just be kind to one another. Kasi time is so fast. That's my golden lesson. Okay. The person na kasi bago si Dibs, the person na kanina pa po pinasasalamatan nila, I'd like to acknowledge the head of Dreamscape himself. He's in the back. Yeah. Sir Deo and Jinal. Hi, Sir Deo. They have been mentioning you kanina pa. Ayan. They're happy seeing you here today. Thank yes. you, Sir D. Okay. Thank you for making our dreams come true. The reason why we have all these beautiful series. Dibs, golden moments. Golden moments. Ang dami kasing golden moment para sa akin ng kadena. Pero siguro, again, with all the mentions of the golden moments of my co-actors, ang pinaka-personal sa akin na golden moment was when my husband started sharing articles about my character. Parang yung pinaka-golden sa akin. Kasi bihirang pinalam nyo naman hindi showbiz yung asawa ko. So, napakahirap kuhanin ng ano niya, paghanga niya. Ang hirap niyang i-please kasi siguro dahil nung kinasal kami, artista na ako. So, ang hirap niyang i-please. Ako naman, lahat ng ginagawa ko, gusto ko lang yung mahahappy yung pamilya ko, mapaproud sila, di ba? Pero yung pinaka-golden moment sa akin was when Boya texted me and he said, Tam, pwede ko bang i-share tong article na to? Ito ang article. Pagtingin ko, yung article yun ng meme. Tapos sabi ko, tingnan mo tong asawa ko. After 23 years of being in the business, he finally gets on board and he first says, first time yung dates? Oh, hindi kasi siya, di ba po? Di ba, you know Boya personally. Oh, and he's very, he has kept his privacy kahit na lagi yun naman akong nakikita sa labas. Pero yun din yung pinaka-proud ako na yung pamilya ko, proud dun sa ginagawa ko. Yun yung pinaka-golden moment sa akin. Because course, at the end of the day, no, everything else, all these na ginagawa natin are all to make our family proud. So for not me personally, always, out of all the many golden moments I've experienced in the show, it was when my husband finally, you know, got on board and said, "Uy, si Danny girl yung asawa ko." Showing how you know, proud he is. Yun. Okay. Nice. Sir EJ, I just want to say thank you to Sir Deo for giving us the golden ticket. Kasi hindi namin matutupad lahat ng pangarap namin sa buhay kung hindi dahil sa kanya. So thank you, Sir Deo, for I know the story, golden ticket. Vino, I know the story behind you having your part of Kadenang Ginto. Yes. And thank you. You have no idea how much I appreciate that you said yes to doing this. No, thank you talaga. Okay, Aaron. Yes, partner. Ito naman ang golden moment niya next year. Dahil siya ang tatanghaling Miss Universe. Rather than Ganyel Christian. Ay, hindi na si Miss Ganyel. I'm Miss Ganyel ng TV Patrol. Hi. Let me just go back to the question a while ago. Yung tungkol sa may trailer. Ay, sa may... tama ba? Sa may plug niyo. Kanina kasi na-ask na about sa production side. But then, we wanna know your side. What do you think about that trailer? Kasi, yun nga, your thoughts about it. Parang, ang lakas ng dating ng trailer niyo. Pag pinanood niyo siya, you really wanna see kung ano mangyayari sa final week. So, your thoughts about the trailer. Interesting. Feeling ko po yung trailer po namin, badass siya. Yun po. Sobrang badass ni Romina, ni Daniela, si Cassie, si Marga. Lahat sila po may pinaglalaban eh. Lahat sila meron pinaniniwalaan and lahat sila handa na ipaglaban ang tama para sa kanila at para sa pamilya nila. Yun po yung thoughts ko dun. And ang ganda niya, ang ganda ng concept. The Battle of the Dragons. Francine, your reaction? Masasabi ko po din sa trailer namin, masasabi ko na mas lumabas yung pagiging dragon namin lahat. Kasi si Cassie natuto siya lumaban. And si Romina din po mas naging matapang siya, mas pinaglalaban na namin kung ano yung Wonder Woman. Kung ano yung mga mahalaga po sa amin. And dun po sa trailer talagang masasabi ko na naging matapang kaming lahat. And lumabas yung pagiging tunay na Mondragon namin. Ayun lang. Dibs?
ako naman, I just want to commend the whole team ayan, behind, no? Lahat sila. Kasi, yan. Kasi, sina Mark, sina Adrian, everybody, the whole team, also our directors, and also the ones who made our armors and our stylists. Kasi yung buong trailer na yon, it wasn't just us. There are a lot of people involved in making that beautiful trailer. And look how beautiful my daughter is. Wow. Ang ganda naman ng nanay ko si Mama. Naku, ikaw din eh. Pero diba, yung sa akin, para I just wanna... Because this is around the time, no, when you finish a project, ito na yung panahon ng pasasalamat. Yung wala ka ng ibang lalabas sa'yo, kundi puro pasasalamat. So I just wanna thank the CCM group, no, for coming up with something that was very apt for all of us. Especially na, ito, patapos na kami. Ito na yung parang humihinog na yung pagka-Mondragon namin. Kaya, ayan, oh. Uh-huh. Diba, oh. Ayan. So, Butes? Yeah, I mean, the first expression na nakita ko yung trailer was like, shit, it's so gay and fun. I mean, like, it's gonna call attention. It was like perfect for the show. It's like kitschy cool. It's so cool. Okay. And honestly, parang ang saya lang na parang people will be like expecting na ano ba magiging may mga superpowers na ba sila? Kung ano-ano na lang iniisip nila, magiging puro hindi na ba barilan, puro na ba ano, sundang? Ano bang sundang sa Tagalog? Espada. Itak daw. Itak. Kung puro itak na. But, you know, it's just making more things exciting. Just like the second one and the first one. It's just more exciting. And there's a lot more to expect here in Cadena. There's a lot to be more expecting and not expecting in Cadena. Kasi, like for Romina Mondragon, naging action star na. Sabi ko nga na, ako na yata si Carda Dalisay dito ah. Pwede na ako mag-apply sa probinsyano. At pag nagbabaril ako, animal, yata'y pistik. So, pero you know, it's just fun. Let's just end it in a fun way kasi we started in a fun way. And we're very thankful for all the blessings that has been given to us. Miss Genia. Thank you. Thank you.